Magandang buhay dyan, mga Repapips. So, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So, guys, nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop para sa isang panibagong bike check video ng, syempre, ng Foxster 3-4. So, hindi na to bago sa market, guys. So, titingnan natin itong inilabas nila na bagong version ng Foxster 3-4. Titingnan natin kung sulit ba ito sa kanyang presyo. Ayan. So, wala na tayong intro. Diretso agad tayo sa bike check video. So mga Repapips, ayan ang ating iba bike check, syempre ang Foxster 3-4. So sisimulan natin ang kanyang frame, guys. So sa frame niya, guys, kung makikita natin, matte black, ayan o, na smooth welding pagdating dito. Ayan. Tapos naka ICR siya, guys, na dalawa, isa rito. Tapos, oy, wala talaga. So palagay ko, ano to, single. Ayan, single and ready to mingle. What? At yung sisa dito, guys, palagay ko preno to sa likod. Ayan. At dahil hindi siya, at dahil iisa lang yung taskbo niya rito, ayan, palagay ko hindi mo siya pwedeng lagyan ng FD. Ayan. So pala, tama nga ako, guys. Wala kang paglalagyan ng stopper ng kable rito. So sa madaling salita, ayan. Habang buhay ng single 'yan. hindi na makakahanap ng kapartner 'yan. So hindi mo siya pwedeng lagyan ng FD. Ayan. So ito, ayan. So palagay ko kung akin to, guys, siguro bubutasan ko dito yan. May nabibili naman ng rubber para maging ICR yan. So hindi na big deal yun para sa akin. Tapos itong head tube niya, guys, sinukat ko to. Ito na ang pinakamahabang head tube na bike check natin. 135 mm. Ang haba talaga nito, guys, promise. At tingnan natin kung tapered ba to or straight. Ayan, so straight siya, guys. Nagmukha lang siyang tapered dahil dito sa bukol na to. Ayan, yan. Integrated ball bearing at may logo tayo dito ng Foxster. Ayan, so yung mga decals nito, guys, manipis na pintura. Ayan, manipis na pintura. Halos hindi ko nga siya makapa eh. Kagaya dito sa Foxster. Ayan, wala ko nakakapa. Ayan. Tapos ang shape nito, ang galing ng shape ng ano niya, ng mga tube niya, guys. Dito, parang triangle siya. Flat dito, then pa-curve na rito. Ayan. Tapos dito, ganun din, triangle din yan. So ang ganda niya, ang ganda ng mga shape niya. Lalo naman dito, guys, tingnan niyo sa seat stay niya. Flat dito. Tapos pagdating dito, pabilog. Ang galing talaga, oh. Ayan. Tapos dito sa chain stay niya, flat dito, then pabilog na rin dito. At tingnan mo naman kabuka nito, guys, oh. Mukhang buka to, oh. Ang laki, oh. Ayan, pinuka talaga nila para mailagay yung caliper sa likod. At dito nakalagay yung kable ng RD niya, guys, oh. Dito sa seat stay. Then yung seat stay niya, guys, kakaiba yung bridge niya. Kung nakita niyo yung bridge niya rito, oh. Ayan. Tapos may taskbo ron, guys, oh. Hindi ko alam kung para saan yung butas na yun. Ayan, pa-comment naman ako, guys, kung alam niyo kung para saan yung butas na yan. At syempre dito sa ilalim, merong bridge. Ito, pwede mo lagyan ng tapalodo. At tingnan mo naman, ka-sexy, oh. Ang sexy ng ating chainstay. May bewang. Oh, di ba? Syempre, dropout na papalitan. Ayan, napakahirap kasi nang hindi napapalitan ang dropout. At ito pa, guys, tingnan nyo. Yung seat tube niya, may konting kembot. Oh, may konting kembot, kung may kembot yung kanyang seat tube niya. Hindi siya baluktot, guys, ha. Baka kalahin nyo baluktot. Kasama sa design yung kanyang pagka kembot na yan. Ayan, oh, di ba? Ang ganda, oh. Hindi siya smooth welding dito, guys. Hindi kagaya dito, smooth welding. Ayan, oh. Pero dito maraming uod ng pagkaka-welding dyan. Ayan. At ito ang lapad dito. Siyempre, wag kalimutan magbasa ng warning. Ayan. At pakitid na rito. Yung 3-4 na to, guys, pag kinapa mo, halos makinis siya. Ayan. Pero yung texture niya, talagang matte na matte siya. Ayan, hindi yan English, ha? Hindi yan science. Tapos, ang size nga pala ng ating frame ay size 16. Kung hindi ako nagkakamali, that is medium. Ayan, size medium, 2021, 10 years warranty, made by Foxster. Ayan, syempre dito tayo susunod sa ating suspension fork. Ang suspension fork natin ay coil type. May manual lockout dito, guys. Close open lang yan. Wala kang ibang magagawa dyan kundi open at ibuka mo lang yan. Pero mas masarap kung nakabuka. At ito, meron tayo dito
Nakalimutan ko na tawag dito, guys. Na may mental block ako. Nakalimutan ko na loading. Ayan guys, naalala ko lang, preload. Ito yung preload. Ayan, so pwede mong tigasan yung iyong suspension fork dyan. Tapos, ang stansya natin is 105 mm. So sinukat kaya mula dito, hanggang dito na may mental block talaga tayo guys. Tapos meron tayong rubber indicator dito ng pagkaka-bounce. Ayan, so siguro mga 40% lang. Para sa akin, good na yung 40%. Ayan. Alloy ang ating arc. Alloy yan. Pero baka lang crown, baka lang lower. Yung lower natin guys, pintura yung kanyang decals na Factor 29er MTB. Ayan. So halo, alloy, then bakal na coil type. Ito panalo guys, ang ganda ng hubs niya. Promise, kulay silver. Ayan o, silver low. Di na wala siyang tatak. Ayan, pero ang ganda nito guys, promise. 32 holes, made of alloy. Quick release, bearing type pa siya guys. Ayan, gagawa tayo ng video kung paano mag-maintenance yan, ng bearing type yan. Baka lang ating spokes, alloy na double wall na rims na may groove dito. Sabi nila, ayan, chismis pa lang guys, hindi ko pa nasusubukan. Ito daw ay reflectorized. So 20 mm ang lapad niyan. Tapos ang gulong natin guys ay Moser. Ayan, Moser 29 by 2.25. So guys, ang lapad ng gulong nito, promise. So pwede mo itong ipang trail. At tingnan mo naman ang spikes niya guys, oh. Ang laki. So ready ready ka dito sa mga trail. Ayan, pwede mo itong ipang talon. O di ba? Sa mga gustong magtalon dyan. Siyempre ganun pa rin sa kabila. Alloy hubs na 32 holes. Seal bearing, ball bearing type pa yan guys, na quick release. Ayan, baka lang ating spokes, double wall alloy na rims na 20 mm, na meron ditong groove ba tawag dyan, sabi nila reflectorized daw yan. Syempre Moser, ayan, na gulong na 29 by 2.25. so ito na yung pinakamalapad na gulong na nakita ko sa bike check video natin guys, 2.25. at dito tayo ngayon guys, pakinggan natin yung cogs, yung hubs nya. Ayan, so tunog mayaman na to guys. Ayan, tunog na mayaman na to. At ang cogs natin ay Sugek. Gaya, gawa yan ng Sugek. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. 11 ang pinakamaliit. 36 ang pinakamalaki na yan. Ayan, 11. So hindi ka na mabibitin dito guys. Kasi nasa 20 naman yan eh. Ayan, tandaan nyo guys, wala sa bike yan. Nasa pumapadyak yan. Pero minsan, nasa bike din yan. Biglang gano'n, biglang bawi, ano? Biglang bawi. Ang RD natin, guys, ay Shimano Turny TX. So, magandang klase na rin yan, guys. Tapos, ito ang kinaganda niyan, guys. Ang laki ng pulley niya. Oversized. Promise, guys, ang laki talaga, oh. Ayan, yung tension pulley niya malaki, saka yung guide pulley niya guys, ang laki talaga niyan guys. Oh, ang laki oh. Promise, ito na siguro yung pinakamalaking pulley na nakita ko sa built bike, Shimano Turny. Wow, ang ganda niyan guys. Ayan, oh, para sa mga naghahanap ng budget. Ayan, tamang-tama sa inyo to. At syempre ang kadena natin ay best chain. Ayan, so ito na yung best. Yan, kasi best siya. At ang ating crankset, made of alloy ang ating crank arm. Siyempre, gawa yan ng Factor 170 mm, square tapered. Sealed bearing na yan, Lodi. Yan, sealed bearing, removable chain ring. Baka lang chain ring natin na 34 teeth. Ayan, no? At siyempre, dito tayo sa ating seat clamp. Ang seat clamp natin ay made of alloy, siyempre, nagawa ng Moser. 34.9 mm itong ating seat lamp. Syempre ang ating seat post ay gawa pa rin ng Factor na 31.6 ang taba, 350 mm ang haba, at straight na straight yan guys. So sa mga mahihilig sa mataba at mahaba at straight, tamang-tama sa inyo to guys. O, diba? At ang pedal natin guys, syempre made of alloy na ball bearing. Eh, matibay na rin yan guys. Meron tayo yan. So alagaan mo lang sa grease, tatagal yan. Oh, diba? At syempre ang upuan natin guys, ang makapal, ang foam. Ayan ang kapal oh.
tapos mataba at malapad. Ayan, ang lapad niya guys, oh. So, pwedeng to impamalo. Joke lang. At muscle, oh, macho ang ating upuan. May muscle dito, kaliwat kala, no? Ayan, lapad nito guys, promise. Tapos, ito mayroon siyang kanal. Daanan yan or dalo yan ng ihi mo yan. At singawan ng utot mo para hindi mo itataas yung puwit mo dyan, no? Ang ganda niya, no? O, diba? O. Ayan. At dito tayo ngayon guys sa handlebar. Yung handlebar niya guys, sinukot ko 690 mm ang haba. Made of alloy yan guys, low rise na may tatak na Foxter. Foxter, enjoy life, ride Foxter. At syempre ang stem natin made of alloy din, naka negative stem yan. Ang tawag ko dyan guys, kamao stem. Bakit kamao stem? Mukha siyang kamao na ganyan, no? Ayan, no? Diba? Ayan, 75 mm yan. Ayan, no? At syempre ang ating headset ay Neko alloy ang top cap, alloy ang spacer, alloy din ang dust cover niya. So, palagay ko ano to guys, 15mm, 10mm, 10mm. So, mayroon kang dalawang option. Yan, kung paano yan. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Pero kung akin to, islam ko yan. Islam yan. At syempre, dito tayo ngayon sa grip. Ang grip niya guys, gomang-goma pag ginawa ka mo talaga siya guys. Feel na feel mo yung pagka-goma niya. Tapos, sa kabila, yung caliper natin, ito guys, interesting. Tingnan niyo yung caliper niya, yung hydraulic brake niya, Alhonga. So, tunog may sakit. De joke lang. Alhonga. Ayan guys, pa-comment na lang sa inyo kung nakaranas na kayo ng Alhonga. Kung na-experience niyo na itong Alhonga. Pero, ang lambot niya guys. Promise. Hindi ko malaman kung 2-finger ba to o 3-finger. Parang 2.5 yata to guys. So, tingnan niyo. Ayan o. So, yun ang una kong tinitingnan guys sa lever eh. Ayan, pero palagay ko 2-finger lang to guys. Ayan, 2-finger lang to. Eto dito yung ano nyo, yung pang bleed nya. Ang ganda dito, meron siyang pang bleed. Ginaya yung ano, yung itsura ng Shimano MT200. Andito. Ayan. At syempre ang ating shifter guys, Shimano. Kung hindi ako nagkakamali guys, Altos to. Kasi tinignan ko sa ilalim, Shimano M315 na 8 speed. Meron siyang indicator dito. So palagay ko guys sa Shimano to. Hindi ko lang sure. Pa-comment naman ako guys kung tama yung aking pagkakakilala dito sa ating shifter na to. Ayan. Syempre sa kabila, wala. Naka-single lang yan. So huwag maghanap ng wala. Baka hanap. Baka iwan ka nyan, eh, no? Pag naghanap ka ng wala sa kanya. At syempre dito tayo sa ating caliper. Yung caliper niya naka-IS mount gawa ng Alhonga. Ayan o, Alhonga. Ang lapad niya guys, promise. So ngayon ko lang nakakita tong caliper na to. Ayan. Parang ganun pa rin yung ibang katulad ng caliper na nakikita natin. At syempre, uy, ang ganda ng design ng rotor niya. 160mm. Maganda talaga to guys, promise. Ang kinang niya, ang kinis. Hindi kagaya sa nakikita natin na ibang rotor magaspang. Itong kinis oh. Ang kinis talaga niya. Ayan. At syempre punta tayo sa kabila. So ito guys yung kabilang side ng ating caliper at yung kanyang rotor. Ang ganda talaga ng rotor niya guys. 160mm yung rotor dito sa likuran. Naka post mount naman sa likod. Ang ganda dito guys, ang luwag. Ang luwag ng pagkalagyan or pinaglalagyan ng caliper. So walang nakaharang na tube. Ayan oh guys, so tingnan nyo, luwag oh. So ang ganda, ang daming na-improve dito sa Foxter 3-4 na to. At syempre ito yung kabilang crank arm. Again, 170mm, made of alloy, square tapered, sealed bearing. And lastly guys, mga Repa Pips, lalagyan na ng malamig na tubig. Ayan, kung ayaw nyo ng tubig, Pocari Sweat para social. Ayan, palagay ko wala na ako nakalimutan dito guys. Promise, ang ganda na to. Ang ganda ng ating Foxter 3-4. O paano mga Repa Pips, yun yung ating bike check video. Siyempre ng Foxter 3-4. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Nagkakalaga nga pala to guys ng 11,500 pesos lang. Kita nyo naman guys. So, tamang-tama sa mga naghahanap dyan ng pangregalo sa Pasko at sa mga bibili ng bike sa mga aginaldo nyo. Ayan, oh. So, hanggang dito lang guys. By the way, highway, tumatanggap sila dito ng cash. Siyempre, ng cash. At syempre, ayan, mag-endorse tayo. Home credit. So, mga gustong kumuha ng hulugan dyan na
mountain bike. So abot kaya na ninyo ang inyong pinapangarap na Foxtor 3-4 dyan. So alam ko 30% down payment. Ayan. So bahala na kayo mag-compute. 11,500 times 30%. Mahina tayo sa mat. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Road to 7,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Paalam.